Patay sa lalaki matapos pagbabarilin sa Tondo, Manila. Ang kaso, hindi naman daw siya ang talaga ang target. Nagbabalik si Jonathan Andal. Sa kuha ng CCTV sa Tondo, Manila noong June 29, makikita ang gunman. Ang kanyang target nasa likod ng lona, isang lalaking nakahiga sa folding bed. Dinaanan muna ng gunman ang target. Tila kinukumpirma kung tama ang kanyang babarilin. Pagbalik ng gunman, bumunot na ito at malapitang binaril ang biktima. Nakatakbo pa ang binaril na lalaki. Naisugod pa siya sa ospital pero nitong Lunes, binawian na rin ng buhay. Kinilala siyang si Ranilio Pangilinan Jr., 36 anyos. Binaril siya sa bandang pagitan ng dibdib at tiyan. Isa siya sa mga personality na binabantayan namin kasi may involvement siya sa mga nakawan ng motor. Nahuli na rin yun sa drugs. Hindi pa nahuhuli ang gunman pero kahapon may dinampot ang Don Bosco PCP na dalawang lalaki na may kinalaman umano sa pagpatay. Kabilang sila sa nakuna ng CCTV na kasama ng gunman, di kalayuan mula sa crime scene ilang oras bago mangyari ang pamamaril. Ito kasi yung tinuturo ng pamilya ng biktima bago malagutan ng hininga. Ang isa, 21 anyos lang na nagatid daw sa gunman papunta sa lugar ng pamamaril. Hindi namin siya kikilalanin dahil inimbitahan lang siya para questionin. Hindi ko po talaga alam na may ipapatayin ko sila. Sinabay ko lang po yung gunman kasi utos po sa akin ni Brian. Tapos binaba ko siya sa kanto, sumuwi na po ako. Ang isa naman, nagsilbing lookout at umaming nagturo sa gunman kung sino ang tatargetin. Ang kaso, maling tao raw ang binaril ng gunman. Nagkamali po. Kasi po yung pagturo ko po, siya po yung nakahiga. Pero yung pagbalik po ng gunman, iba na po yung nakahiga, yung Danilo na po. Kasamahan daw pala nila sa pangkat na Batang City Jail ang binaril na si Ranilio. Ang dapat daw sanang target, isa rin nilang kagrupo na nambudol daw sa misis ng gunman. Sila-silang magkakagrupo ang nagkakaroon ngayon ng iringan. So ang tinitingnan ko rito, sabi kasi nila, panloloko o lokohan sa pabilihan ng mga. May lead na ang pulisya sa gunman at iba pang sangkot sa pagpatay. Maharap sa reklamong illegal possession of firearms si De La Cruz dahil nahulihan ng baril, habang aalamin naman ng MPD Homicide Section kung merong pananagutan ang 21 anyos na suspect. Itong unang balita sa Manila, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.